Hi everyone! Ayan, welcome po. So, medyo magulo ngayon sa social media, no? Nagsimula ang lahat ng kaguluhan na ito nung mag-resign si Inday Sara Duterte sa Lakas CMD dahil ito ay naganap after ma-demote ni GMA. So, may mga umugong-ugong na chismis na itong si GMA ay gumagawa ng aksyon para itong si Speaker Martin Romualdez daw ay maalis sa pwesto. So ngayon, afternoon, nag-resign nga si Sara Duterte sa Lakas CMD. So may mga umugong na chismis na parang itong atang si Sara ay nakisimpatsa kay GMA. So ayun. So ako talaga, naniniwala ako. Kasi wala naman nagpapaliwanag, ano? Ang paliwanag lang ni Sara Duterte ay ayaw niya kasing madamay at ayaw niya ng parang maagang pamumulitika. Hanggang sa naglabas nga siya ng issue ng tambaluslos, ganun. So, imbis na ayaw niyang madamay, parang ang nangyari, mas lalong naging magulo. Ang sabi niya, ayaw niyang madamay sa gulo, pero ang ginawa ni Sara ay lalo niyang gumawa ng gulo. So, paano siya gumawa ng gulo? Eh, yun na nga, ano. So, nag-resign na sa Lakas CMD. Dapat, di ba, tapos na doon. Dapat tapos na doon. Kaso, parang kinabukasan lang ata, after niyang mag-resign, nag-post sa Twitter ng, yun nga yung tungkol sa tambaluslos, no? Na parang, wag maging greedy sa posisyon. At wag maging tambaluslos. So, umugong yon, naging maingay yon. Tapos, sumunod na ginawa niyang pag-iingay, yung ginawa niya na nag-speech siya, na sinabi niya na mahal niya si PBBM pero hindi niya kayang sambitin yung middle initial ni PBBM na Romualdez. Eh, syempre, no, pag loyalista ka, Romualdez, hindi yan biro sa amin. Diba? Romualdez po si, ano, si First Lady Imelda Marcos. So, big deal din po yan sa amin. So, after nyan, etong si Barsagan, isang congress, ay nagsalita about sa sinabi ni Sara kay Speaker Martin na yun nga, yung hindi niya masabi yung Romualdez. Ngayon, pinatulan to ni Sara at nag-post nang tungkol kay Speaker Martin na ito'y walang kinalaman sa kanyang pagtakbo bilang pangalawang pangulo. Na kung tutuusin, irrelevant naman na yun. Wala naman na yung kwenta. Kasi bakit? Dapat yung mga katulad ni Inday Sara na isang pangalawang pangulo ay hindi pumapatol sa mga ganong issue. Hindi ba't si PBBM ang kanyang sinuportahang presidente at kaya niya nagustuhan si PBBM dahil ito ay hindi patola. Isa yun sa naging magandang ugali ni PBBM kaya marami ngayon ang mga Pilipino nagmamahal sa kanya. Nakaliwat kanan ang mga atake sa kanya pero never pumatol si PBBM. So dapat kung itong si Sara ay nangangarap na maging presidente ng Pilipinas, dapat hindi din siya pumapatol sa mga ganung salitang o halimbawa pasaring o naisimpatsa kay Speaker Martin kasi feeling nila parang hinamak ni Sara si Speaker Martin dahil doon sa pagsabi na hindi kayang sambitin yung Romualdez. Kasi kung tutuusin, pangbabastos yun. Pangbabastos yun. Malinaw yun. Malinaw na pangbabastos yun. Pulong na ang kwento. Ngayon, maingay na. Kasi syempre, kaming mga loyalists, kami mga sumusuporta kay PBBM at sumuporta sa Unity, sumuporta kay Inday Sara, ay talagang na-disappoint. Totoo naman. Na-disappoint kami sa ginagawang iskandalo ni Sara Duterte ngayon sa social media. Na kung tutuusin, walang kwenta yung issue pero pinapalaki niya. Siya yung nagpapalaki dito eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na si Speaker Martin ang nagpalaki kasi tahimik naman yung tao. Hindi nga kumikibo eh. Diba? Wala nga sinasabi eh. Diba? So, ano ang mali sa part ni Speaker Martin? So, eto na. Dapat malaman natin, ano ba talaga ang pinagmulan ng issue na ito? Kasi, ang ingay na eh. Sobrang ingay na eh, diba? So, ano ba talaga? Dapat sagutin na ito ni Inday Sara para matapos to.
ano ba ang talagang pinagmulan ng away ninyo ni Speaker Martin? Na kung tutuusin, dapat private nyo yan eh. Kasi kahit mag-away kayong dalawa ni Speaker Martin, wala naman kaming pakialam dun eh. Dahil lahat naman, no, sa isang pamilya nga, nagkakaroon ng problema eh. Pero, lalo sa magkaibigan, lalo sa magkasama sa politika, magkakaroon nga talaga ng mga ng problema. Pero sana, hindi na ito kinakalatkat pa sa mga Pilipino kasi wala naman kaming pakialam sa awayan ninyo. Ang concern namin dito, magtrabaho kayo. Gawin niyo yung tungkulin ninyo bilang halal. Hindi naman lang si BBM ang namili kay Sara para maging Vice President. Binoto rin siya ng maraming Pilipino. 32 million nga, di ba? 32 million ang nagtiwala sa kanya at naniwala. So dapat yung focus niya nandoon sa 32 million. Actually, dapat nga hindi lang sa 32 million, sa lahat ng Pilipino eh. Kahit na hindi pa bumoto sa kanya eh. Dahil pangalawang pangulo siya. So, nanay siya ng mga Pilipino. So, dapat doon siya mag-focus, hindi sa kung saan-saan. Ngayon, kung may kaaway siya, okay lang yan. Normal naman yung makapag-away eh. Okay lang yan, pero wag mo na kaming idamay. Biruin mo ngayon, no, nangyayari sa bansa natin, yung galit mo kay Speaker Martin, lahat kami damay. Na kung tutusin, dapat nagtatrabaho lang siya. Dapat ito yung matutunan niya. Maging matured siya. Diba? Napaka-childish. Isip bata masyado. Hindi porkit meron kang hindi gusto kay Speaker Martin, kakaladkad mo na kaming lahat sa issue mo. Hindi ganun yun. Gayahin nyo si PBBM. Si PBBM kahit niyurak-yurakan na, yung mga kakampuri. Diba? May ginawa ba siyang aksyon habang yung kanyang mga supporters na yuyurakan yung ating presidente? O inunawa namin siya? Ngayon, anong sabi sa amin ng mga kakampuri? Kami raw, mga ano, parang mga sindikatong umaatak kay BP Sara, sinisiraan namin siya? Tama ba yun? Kapag sila yung atake kay PBBM, okay lang. Pag kami, parang mga sindikato, mayroon pa isa nagsabi, magkano raw laman ng sobre. Ginawa pa kami mga bayar. Alam niyo, para matapos ng lahat ng issue na to, siguro, linawin na ni Inday Sara kung ano ba ang dahilan bakit siya nagalit kay Speaker Martin Romualdez. At ipaunawa niya, siguro public apology, na idinamay pa niya tayong lahat sa issue niya. Kasi dinamay niya tayo sa issue niya eh. Walang kwentang issue na dapat tayong lahat eh nakafocus, no, sa ating ano, sa ating presidente. Pero ngayon, lahat tayo nakafocus sa tambaluslos issue na yan. So ano ba talaga ang problema? Nagalit ka ba kay Speaker Martin kasi na-devote sa GMA dahil adi umano ay naudlot, no, naudlot yung maitim na binabalak at pinaniniwalaan namin na mayroong ganun. Bakit? May record na sa GMA. Diba, remember, si Alvarez, kasama rin si Inday Sara, kasama rin si Digong, kay Erap Strada. So, meron ng record. So, kami talaga, mga loyalista, no, ayaw namin kay GMA dahil may record na siya. Ayun nga, sa kasama ang palad, may issue pa na kasama si Inday Sara sa pagpapabagsak kay Alvarez. So, kami ay nag-iingat na ngayon at karapatan namin protektahan si PBBM. So, hindi namin basta pinagkatanggol lang si Speaker Martin dito. Kung si Speaker Martin ay may ginawang masama kay BP Sara, sabihin niya. Makakakampi niya kami. Kung may ginawang masama si Speaker Martin. Pero malinaw dito ngayon na ang lumalabas sa amin, nagagalit si Sara Duterte kasi na-demote si GMA at naudlot yung kanilang binaplano. Yun ang nasa utak namin ngayon. Yun ang nasa utak namin ngayon. So dapat, para matigil na ito, linawin na ni Inday Sara yung issue niya for once, tapos tama na. At kung plano niyang tumakbong presidente sa Pilipinas, kailangan niyang tularan si PBBM. Pasensyoso, tahimik, masipag, hindi pumapatol sa mga walang kakwenta-kwentang issue. Grabe yung pangahamak ni Clare Eden Contreras kay PBBM. Pero never pinatulan. Si Inday Sara, ganun lang ang sinabi sa kanya.
Pero patol na siya. So, hindi siya pwedeng presidente pag ganun, di ba? So, ayun. So, wala. Kailangan. Doon sa mga nag-PM sa akin na nagkasabi na, Mami Peng, inaatake ka ng mga purist. Hayaan po natin sila. Karapatan po nilang ipagtanggol si Inday Sara. Ganun din naman tayo mga loyalista. Karapatan natin ipagtanggol si PBBM. At kung saan sila masaya, eh, di doon sila. Basta ako, nandito ako na ang aking focus ay na kay PBBM. So, bakit ako nakikisimpatsa kay Speaker Martin? Kasi si Speaker Martin ay nananatiling mapagpakumbaba, hindi pumapatol, at pinuprotektahan niya si PBBM laban sa mga masamang plano ng pagpapabagsak o pagwasak sa admin ni PBBM. So, marami pong salamat sa inyong lahat. Basta tayo mga loyalists, huwag tayo masyadong ma-stress kasi ang ating, ano no, dito good news sa atin, no, tumaas na po ang bilang ng mga manggagawa sa bansa na nasa 48.6 million na po. So, 48.6 million na po ang may trabaho. At 95.5% po ang employment rate sa bansa. So, paganda na po ng paganda yung ating bansa. Dahil mayroon tayong presidenteng masipag, mapogi, magaling, mahaba ang pasensya, hindi patola. Diba? So, ayan. Good luck and congrats sa mga Pilipino. Muli ako po sa mga isang Marcos Loyalist. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-like po kayo. Kung kayo po ay nasa Facebook, sabi, type nyo lang, Mami Peng! Ayan. At kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube at marami pa tayong laban na gagawin. So, ako si Mami Peng, isang Marcos Loyalist, Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin. So, hindi ko alam bakit nagalit si Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Basta, sa lang alam ko, focus kay PBBM.